Welcome back sa Barangay Inspiring Stories. Isa na naman pong kwento ang ating matutunghayan sa araw na ito, na talaga namang kapupulutan ng aral at inspirasyon. Ma'am Celeste, bakit narito pa po kayo sa opisina? Hindi po ba meron kayong meeting sa mga contractor ngayong araw? Hindi na po ba ito natuloy? Tanong ng sekretaryang si Dolly sa kanyang amo. Napatingin si Celeste sa kanyang relo at agad siyang nagmadali nang makita niyang mahuhuli na siya sa kanyang meeting. Oo nga pala! Nakalimutan ko ng oras sa dami ng mga cheque na sinusulatan ko. Ikaw na ang magtuloy na to, Dolly. Kukunin ko na itong ilang kailangan ko ngayon. Sa meeting ko na lang susulatan dahil hindi ako sigurado sa pangalan ng kumpanya. Dagdag pa ni Celeste. Ma'am, hindi ba delikado na nakapirma na ang check-in na yan kahit wala pang pangalan? Malaking halaga po ang nariyan. Dalhin niyo na kaya ang buong booklet para sigurado. Saad muli ng sekretarya. Naku, ayos lang at ilalagay ko naman dito sa loob ng envelope. O siya, aalis na ako at baka mahuli pa ako. Hindi ko pa makuha ang bill. Wika pa ng amo. Isang magaling na businesswoman, itong si Celeste. Kilalang kilala siya dahil sa magagandang bahay na kanyang binibenta. Paglabas ng opisina ni Celeste ay nakita niya ang isang pulubing matanda. Nagmamakaawa ito sa kanya na bigyan niya ito ng kaunting tulong. Parang awa mo na. Kahit magkano lang para makabili ako ng pagkain para sa akin at sa apo ko. Pakiusap ng matanda. Pagbalik ko, tatang. At wala akong barya eh. Hintayin mo ako rito. Saad pa ng ginang. Ngunit mapilit ang matanda at kinukulit niya itong si Celeste. Parang awa mo na. Kahit magkano lang ay ayos na. Kahit hindi na para sa akin at para na lang dito sa aking apo. Muling pagmamakaawa ng matanda. Sabi ko ay mamaya na pagbalik ko at wala nga akong barya. Maghintay lang kayo. Abay parang ako pa ang may kasalanan kung bakit kayo nasa kalsada ng apo mo. Ikaw na nga lang ang nanghihingi. Ikaw pang may ganang mangulit. Maghintay kayo riyan. At pagbalik ko ay bibigyan ko nga kayo. Sambit ni Celeste. Dahil napagtaasan na ng boses, ay bahagyang lumayo na ang matanda. Humingi ito ng pasensya at bumalik sa kanyang pwesto kasama ang apo. Pasensya na po. Sige po at maghintay na lang kami. Sambit ng kawawang matanda. Pagpasok ni Celeste sa kanyang sasakyan ay hindi sinasadyang nalaglag ang kanyang envelope. Nagmamadali siyang kunin ito at saka umalis patungong meeting. Ilang saglit pa ay nakita ng matanda na may nalaglag na papel sa ginang. Isa itong cheque at napakalaking perang nakasulat rito. At may pirma pa. Naku, kailangan ko itong maibalik sa ginang. Baka mamaya ay makuha ng masasamang loob. Sambit ng matandang pulubi. Pilit niyang hinabol ang sasakyan ni Celeste. Ngunit hindi na niya ito naabutan pa. Kaya itinago niya na lang ng maigi ang cheque. Sa kalagitnaan naman ng meeting ni Celeste, ay napansin niyang nawawala ang mga cheque. Labis na siyang kinabahan. Hindi niya kasi alam kung nasaan ito. Sigurado siya na sa dala niyang envelope lamang niya inilagay ito. Dahil dito ay nagkaroon ng kaunting aberya sa meeting. Ngunit nakuha pa rin naman niya ang deal sa mga contractors. Sa pag-aalala ay agad na bumalik si Celeste sa opisina. Dali-dali siyang nagmaneho. Nang makarating sa opisina ay nagmamadali siyang bumaba ng sasakyan. Agad naman siyang sinalubong ng mga tandang pulubi nang siya ay makita. Ginang, kanina pa kita hinihintay. Saad ng matanda. Oo na, hindi ko nakakalimutan yung pinangako ko. Pero mamaya na, pwede ba? May mas importante pa akong kailangan gawin. Mahingi na lang muna kayo sa iba. Inis na sambit ni Celeste. Hindi niyo po naiintindihan, Ginang. Kanina pa po kasi kami rito ng apo ko. Pinipilit ng matanda na magpaliwanag. Tatang, alam ko po ang sinabi ko. Pero wala pa po akong barya ngayon. Minawawala po sa akin at kailangan ko itong hanapin kaya umalis na po kayo sa daraanan ko. At huwag niyo akong abalahin. Sita pa ng ginang. Iyon na nga po ang nais kong sabihin sa inyo, ginang.
Talagang hindi po kami umalis ng apo ko rito hanggang hindi kayo nakakabalik dahil may nais kaming ibigay sa inyo. May nakita kasi akong cheque pag alis nyo. Alam kong nalaglag nyo ito. Malaking halaga ang nakasulat po rito kaya itinago kong maigi at baka makuha ng ibang tao. Pahayag pa ng pulubi. Nang makita ni Celeste ang kanyang hinahanap, ay nagulat siya. Labis siyang nahiya dahil sa inasal niya sa matandang pulubi. Sa akin nga ang checking ito. Naku, maraming salamat. Hindi ko akalain kasi nito pala ang sinasabi mo sa akin. Pasensya ka na. Saad ni Celeste. Walang anuman, Ginang. Tanggap ko naman po na maliit ang tingin sa aming mga pulubi. Sambit naman ang matanda. Pinahanga ng pulubi si Celeste dahil sa ginawa nito. Batid kasi niyang matindi ang pangangailangan ng matanda. Ngunit hindi man lang siya nag-interes sa checking may malaking halaga. Tatang, marami po akong kilala sa industriya. Sa tingin ko po ay matutulungan ko kayo na magkabahay ng apo niyo. Kahit isang lugar lang na matatawag niyong tahanan. Saka tutulungan ko rin po kayo magkaroon ng kabuhayan. Pangako po yan. Maraming salamat sa kabutihang ginawa niyo sa akin. Patawarin niyo ang mga maling nasabi ko sa inyo kanina. Payag muli ng Ginang. Tinupad ni Celeste ang kanyang pangako sa maglolo. Sa tulong ng ilang kaibigan, ay nabigyan nila ng maayos na tirahan ang matanda. Dahil malakas pa naman ang matanda at nagpumilit rin itong magkaroon ng trabaho, ay naging tagapangalaga siya ng taniman sa kanilang komunidad. Pinahanga ng matandang pulubi ang lahat dahil sa kanyang katapatan, kaya naman marami ang nais na siya ay tulungan. Dito na nagtatapos ang ating kwento sa araw na ito. Sana po ay may napulot kayong aral. Kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. Hanggang sa muli kaibigan, thank you so much and peace out!